Buong lakas na napasigaw si Miranda sa pag-aakalang papatay ng higanting nila lang si Quiroga. Subalit napalitan ng pagtataka ang akalang iyon nang walang mangyari sa binata. Sa halip na masunog at maging abo ang katawan ni Quiroga, mas lalong lumakas ang bawat laman at sa isang igap lamang, muling nagbalik buhay si Quiroga. Nasundan na lamang ng tingin ni Miranda ang higanting nilalang at maging si Quiroga na parehong napatingin sa kanya. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa isipan, nagpakilala ang higante bilang bakunawang tagabantay at tagaalalay ng bagong tagapagligtas na si Quiroga. Hindi man lubos maunawaan, tumango na lamang si Miranda. Sa kabilang banda naman, naguguluhan si Quiroga sa presensya ng nilalang ang pulang bakunawa. Ngunit ang mas ikinamangha niya ay naging maliit ito na nilalang na halos kasinlaki lamang ng aso. Ngunit nagiging kasinlaki ng higante at nagiging agresibo naman kapag may banta ng kapahamakan. Banggit pa ng bakunawa sa isipan ni Quiroga, inantay lamang neto na mapagawi siya sa nasabing lugar. At matagal nang nag-aantay sa kanyang pagtawag ang bakunawa. Subali, dahil walang kamuwang-muwang si Quiroga sa bagay nito, hindi niya talaga malaman-laman hanggang sa dumating na sa puntong ito. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng bakunawa sa isipan ni Quiroga at Miranda. Nagtatanong din ito tungkol sa mahiwagang pulang bato at kung papaanong hindi maramdaman ang diwa nito. Ipinagtapat naman ni Quiroga ang totoo. At ganun na lamang ang pag-usbong ng galit ng bakunawa. At sa isang iklap, naging higante muli ito. Isinakay nito si Quiroga at Miranda. At sabay-sabay na tinungo ang iisang direksyon na matapos ang ilang sandaling paglalakbay sa alapaap. Narating nila ang pinakatuktok ng pinakamataas na bundok. Natagpuan nila doon ang isang bahay na gawa sa bato at sumalubong ang panauhing nakilala na noon. Si Quiroga, ang lalaking apoy na nagpanggap na bilang si Quiroga. Hindi kailanman naging bukas ang tahanan ko sa mga katulad nyo! Wika ng lalaki at ibinaling ang pansin sa bakunawa. Nagdala pa talaga kayo ng alaga! Dahil doon ay sumagot si Quiroga na kasama ni Miranda. Nasaan ang mahiwagang pulang bato? Diretsahang tanong ni Quiroga. Napangisi ang lalaking apoy at ang ngising yun ay naging isang mapaklang pagtawa na naging halakhak sa paglipas ng segundo. Sinamahan pa nito ng tingin si Quiroga habang naghahanda na ng atake sa isipan nito. Ilang sandali pa, tumilapon parehas si Quiroga at Miranda matapos sumabog ang batong nasa likuran nila. Napalipad naman palayo ang bakunawa nang tamaan ng mainit na bato sa mata. Sunod-sunod na pagsugod ang ginawa ng lalaking apoy na nagpahirap kina Quiroga sa paglaban.
nagkakalat na sa paligid ang mga apoy. At napapatakbo na sa ligtas na lugar si Miranda, na iniinda ang kaliwang paa na nagtamo ng malaking sugat buhat sa pagkapasok. Napakit naman si Quiroga sa nagkukumpulang bato sa gilid ng bundok habang walang tigil sa paghabol ang apoy. Naging purong apoy naman ang katawan ng lalaki at mas itinodo pa ang pagpapalabas ng apoy kung saan saan. Sa kabilang banda, nababahala na si Miranda sa kalagayan ni Quiroga. Nakakaunti na lamang ay malalaglag na sa bangin. Sobrang taas pa naman ang bundok. At kung mahulog ang sino man, ay siguradong madudurog pagbagsak sa baba. Sinubukan ni Miranda na tumulong ngunit kahit siya sa kanyang sarili ay nahihirapan siyang tumayo dahil sa sugat na tinamo sa kanyang paa. Napapaupo na lamang si Miranda sa lilim ng puno sa unahan habang pilit na pinapanood ang laban. Lihim din nagdarasal na sana ay makaligtas si Quiroga. Masyado kayatang napamahal sa bato na kahit hindi iyo ay hinahangkin mo. Bulalas ng lalaking apoy kay Quiroga. Sabihin mo yan sa sarili mo, ganti ni Quiroga. At sabay hinigpitan pa ang kapit sa bato. Ako ang tunay na Quiroga, ang nag-iisang may-ari ng pulang bato. Singhal ng lalaking apoy. Sabay labas nito ng mahiwagang pulang bato. Hindi pa rin ito nanunumbalik sa tunay na taglay. Nangingitim pa rin ito at walang kahit kaunting kinang. Ngunit habang tumatagal, unti-unting nanunumbalik ang taglay na itong lakas at kapangyarihan. At kusa itong umangat sa mga kamay ng lalaking apoy at saka kuminang. At unti-unting nararamdaman ng muli ang diwa. Pagmasdan mo, nanunumbalik na ang lakas ng mahiwagang pulang bato. At mas lalakas pa ito dahil nasa kamay na ng tunay na tagapagligtas. Malakas ng wika ng lalaking apoy. Kumikinang pa ang mga mata nito dahil sa labis na pagkamangha sa mahiwagang pulang bato na mas lalo pang kuminang sa paglipas ng bawat segundo hanggang sa tuluyan ang lumiwanag ito ng husto. Ilang sandali pa'y naging espada ito na agad hinawakan ng lalaking apoy at agad-agad na pinunterya si Quiroga. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Quiroga nang makitang papalapit na sa kanyang talas ng espada. At nang isang dangkal na lamang ang distansya nito sa kanyang mukha, tila may pwersang pumigil dito na kahit ang lalaking apoy ay nagulat. Pinilit pa ng lalaking apoy ang espada, ngunit ng kanyang pwersahin, naging bato ito na hindi na nagalaw pa. Ilang sandali pa'y lumitaw na ang bakunawa at walang salisalitang sinakmal ang lalaking apoy. Pagkasakmal ay saka ay binalibag sa ere at binugahan ng mapupulang usok na hindi na nag-atubiling tumunaw sa kabuuan nito.
paglapat ng natutunaw na katawan ng lalaking apoy sa lupa, ay bigla itong naglaho na parang isang abo. Ang apoy sa paligid ay biglang naglaho din. At gumuho ang batong bahay nito. Tinulungan ng Bakunawa si Kiroga na makababa sa bato. At saka iniabot ang espada rito. Taon na ikaw ang Kiroga na tagapagligtas. Huwag mong hayaang makuha ng iba ang mahiwagang pulang bato na ikaw lang ang bukod-tanging nagmamay-ari. Saad ng Bakunawa sa isipan ni Kiroga. Tumango si Kiroga sa Bakunawa. At kasunod nun ay mahigpit na hinawakan ng espada na ilang sandali pa'y naging bato. Isinilid na ito ni Kiroga sa kanyang bulsa. Tinulungan na rin niya si Miranda. Sabay na nilang nilisan ang lugar. Sakay ng Bakunawa. Nagpalipas sila ng gabi sa desyerto kung saan sila dinala ng Bakunawa. Nagtayo naman si Kiroga ng pansamantalang barong-barong na gawa sa mga nakuhang sanga at dahon ng Bakunawa. Tumulong din ito sa paghahanap ng makakain nila sa gabing yun. Habang nasa loob ng barong-barong si Miranda na nagpapahinga, kinausap ni Kiroga ang Bakunawa sa labas, sa harapan ng nag-aapoy ng panggatong. Hanggang sa magpahinga na sila upang mag-ipon ng lakas para sa panibagong pagsubok bukas. Inutil! Mga inutil! Halos mayanig ang buong dako sa malakas na pagsigaw ni Saturno matapos mabalitaan ang nangyari sa kanyang pinadalang tauhan. Katulad ng mga naunang nangyari, pare-parehas na tinalo ni Kiroga ang kanyang mga galamay, si Igor, at ang lalaking apoy na nagpanggap bilang isa pang Kiroga ay tinalo ni Kiroga mismo. Hindi na matanggap pa ni Saturno na walang ni isa sa kanyang alagad ang nakuhang magtagumpay sa pagpaslang sa tagapagligtas. O di kaya'y sa pagkuha ng mahiwagang pulang bato. Maging ang mga iba't ibang uri ng aswang ay walang nagawa sa planong ito. Pinatawag niyo raw po ako, Panginoon. Magalang na wika ni Tasyo pagkapasok ng silid ni Saturno. Napaayos din ang tindig si Tasyo matapos harapin ni Saturno. Pinagmasdang mabuti ng huli ang kanyang kabuuan at tila ba binabasa ang nasa isipan. Pumagitna pa ang mahaba-habang katahimikan na kulang na lamang ay mabingi ng tuluyan si Tasyo sa sobrang katahimikan. Pinigilan na rin naman niya ang kanyang sariling magsalita dahil maaring ikapahamak niya sa mga kamay ni Saturno. Sa ngayon, ikaw na lamang ang natitira kong tauhan. Pagkakatiwalaan ba kita? Hat? Seryosong tanong ni Saturno na panandali ang nagpakaba kay Tasyo. Umangat ng tingin si Tasyo at taas nung sumagot. Opo, Panginoon. Ngumiti si Saturno at ibinigay kay Tasyo ang isang mahalagang bagay. Tirik na ang araw
Subalit nasa mahimbing pa rin na pagtulog si Nakiroga at Miranda. Maging ang bakunawang ginanahan. Maging ang bakunawa ay nakalublob sa buhanginan dahil na rin sa temperatura ng disyerto. Ilang sandali pa'y nabulabog si Nakiroga sa malalakas na sigaw mula sa kung saan. Nagpantig ang tenga ni Kiroga matapos makilala ang boses. Agad-agad siyang napabangon. Lumabas at hinarap ang pinagmumula ng sigaw. Naalerto naman ang bakunawa nang makitang si Kiroga. Ay naalerto rin kung kaya't tumulong sa paghahanap. Nang mahanap ang nilalang na sumisigaw, lumipad patungo ron ang bakunawa. Sumunod naman kaagad si Kiroga. Matapos sabihan si Miranda na manatili lamang sa barong-barong. Sa bandang unahan, sa gitnang bahagi ng disyerto, natagpuan ni Kiroga si Tio Aldo. Nataglay ang maraming pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan. Hinahabol ng ilang sandalo ni Saturno. Agad na kumilos si Kiroga upang iligtas ang kanyang tiyo. Hindi naman siya nahirapan dahil sa tulong ng bakunawang agad na pinalbos ang grupo ng kalaban. Tiyo! 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 Akay-akay ni Kiroga sa kanyang bisig si Tiyo Aldo. Umaawang ang bibig ng huli na para bang may gustong banggitin. Ngunit hindi na nagkaroon pa ng pagkakataong masabi dahil mula sa kung saan isang palaso ang lumitaw na tumama sa ulo ni Tio Aldo at tumagos. Bago pa man makapagsalita ng kung ano si Kiroga ay lumitaw si Tasyo na siyang may daladala ng palaso.